Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, tatalakayin natin ang triangle of exposure, which is the shutter speed, aperture, at ISO. Pag-uusapan natin ang tamang pag-set ng manual exposures dyan sa mga cameras ninyo at kung ano-ano ang mga kailangang isaalang-alang bago gamitin ang bawat isa sa triangle of exposures na ito. So, mag-start na tayo. Okay, for tutorial purpose, i-shoot natin tong corner na malapit sa tinutuluyan ko ng gabi. Ito ang tamang exposure natin. Ang shutter speed ay 50, ang aperture ay 2.8, at ang ISO ay 3000. Okay, ngayon, subukan natin taas baba ang bawat isa sa mga triangle of exposure na yan at kung ano ang magiging epekto nila sa footage natin. Okay, so, shutter speed muna tayo. Ang shutter speed ay ang pagbukas at sara ng pinaka-window ng camera ninyo. Kung mapapansin mo, ang shutter speed symbol ay 30 in a second, mga ganyan. So, kung 1 in 1 second yung shutter speed mo, ibig sabihin ay kung ay yung pinaka-window ng camera mo ay magsasara ng isang beses lamang sa isang segundo. So, kung ang shutter speed mo ay 2 in a second, so, ibig sabihin kung ang isang segundo ay 60 milliseconds, ibig sabihin ang bilis ng pagsara ng window ng camera mo ay 30 milliseconds. So, yan kung 2 in 1 second yung shutter speed mo, ganun kabilis. Okay, so, tingnan natin yung epekto nito sa footage natin. Una, taasan muna natin ang shutter speed. Ayan, tinataasan ko ngayon ang shutter speed at kung mapapansin mo, habang tumataas ang shutter speed ay dumidilim ang footage natin. At kung mapapansin nyo, yung nagwe-wave na yan, kapag nagka-problema ka sa shoot nyo na ganyan, ibig sabihin ay shutter speed ang problema. Adjust lang tayo hanggang sa tuluyan na siyang dumilim. So, ngayon, ibaba na natin ang shutter speed at ibalik sa dating 50. So, ang shutter speed kapag tumataas ay dumidilim ang footage at pag bumababa naman ay lumiliwanag naman. Ang pinaka-advisable shot na shutter speed ay doble ng counts ng FPS ninyo. So, kung nag-shoot kayo ng 30 FPS, ibig sabihin, ang pinaka-advisable na shutter speed mo ay 60, okay? So, sa photography naman, ang shutter speed ay nilalagay sa pinakamababa kapag mga night shots, mga landscaping, kung saan ay naka-tripod ang camera. Ginagawa nila ito para makapagbaba ng ISO at para makapagtaas na din ng aperture. At sa photography pa din, kapag mga sports and ang shoot nila or mga moving subjects nila, tinataasan naman nila ang shutter speed para ma-freeze nila ang subject kahit gumagalaw ito ng walang blurriness. Okay? So, ngayon naman, subukan natin itaas ang aperture. So, naka 1.8 tayo ngayon. Ayan, tinataasan ko na ang aperture. Kung mapapansin ninyo, habang tumataas ang aperture, dumidilim ang footage. So, ayan, hanggang sa dumilim na ng tuluyan. Ngayon, ibalik na natin pababa hanggang sa dati nitong 1.8. Ayan, habang bumababa ay lumiliwanag. So, ang aperture tulad ng shutter speed, habang tumataas ay dumidilim at habang bumababa naman ay lumiliwanag. Bukod dyan, ang aperture din ang salarin sa tinatawag na bokeh effect. Ito ang lakas ng blurriness ng mga backgrounds sa footage ninyo. Okay? Dito muna tayo. Ito muna ang model natin. Tawagin na lang natin siyang si Chupaing. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, nakafocus ang shot kay Chupaing at blurred na sa likod.
Ito ay dahil naka 1.8 ang aperture natin. Ngayon, subukan natin itaas ang aperture. Okay, kung mapapansin ninyo, habang tumataas ang aperture, dumidilim pero lumalayo ang sakop ng focus ng camera natin. Tataasan ko ang ISO para makita natin ng mas maliwanag ang epekto sa bokeh or blurriness ng aperture. Ngayon, taasan pa natin ang aperture. Taasan ko uli ang ISO para lumiwanag. So, ayan. Kung mapapansin nyo, dahil tinaasan ko ang aperture, lumayo ang nakafocus natin. Mula kay Chupaing hanggang dun sa film roll sa likod. At nababasa na natin yung mga words sa likod niya. Okay? So, ang aperture habang bumababa ay lumiliwanag at lumalakas ang bokeh effect. At kapag tumataas naman ang aperture, dumidilim pero humahaba ang napofocus ng camera mo. Okay? So, ngayon naman, taasan natin ang ISO natin. Ayan. Habang tinataasan ko ang ISO, mapapansin lumiliwanag naman ang footage natin. Ayan, lumiliwanag siya. Taasan natin ng konti ang aperture para mataasan pa natin ang ISO for tutorial purpose. At ngayon, taasan ko uli ang ISO. Ayan, kung mapapansin mo, although lumiliwanag ang footage pag tinataasan ang ISO, ang negative naman ay nagkakaroon siya ng noise. Ayan, no? Kaya hindi advisable na taasan masyado ang ISO. Ang pinaka-advisable na ISO ay 640. So kapag tumaas ka ng 640, start nang lilitaw ang mga noise sa footage mo. Okay? So, ayan ang manual settings using triangle of exposure. Tandaan, ang shutter speed habang tumataas ay nagpapadilim sa footage at pag bumababa ay nagpapaliwanag naman. At tulad ng shutter speed, ang aperture ay habang tumataas ay nagpapadilim din at pag bumababa ay nagpapaliwanag. At ito ang may epekto sa bokeh or blurriness ng footage. At ang ISO naman, habang tumataas ay lumiliwanag ang footage at habang bumababa ay dumidilim. Pero kapag tumataas ay nagkaka-noise naman ang footage or image. Okay guys, so yan ang ating manual settings using triangle of exposure. Para sa mga nag-i-start pa lang, umpisahan na ninyo i-explore itong tatlong ito. Okay, ako po si Brian Layog. Hanggang sa muli and enjoy shooting and editing. Paalam!